Simulan natin ang aksyon sa proklamasyon ng COMELEC sa 12 senador na nanalo sa katatapos lang na eleksyon. Para sa update live mula sa Command Center sa PICC, si Maricel Halili. Mase, paano naging sistema ng proklamasyon ng COMELEC dyan kanina? Rafi, isa-isa ngang tinawag yung mga senators-elect na pumanik sa entablado. Sinimula nila doon sa nakakuha ng rank 12 na si Senator Nancy Binay hanggang pataas. Kaya pinakahuling tinawag na pumanik ng entablado itong si Senator Cynthia Villar. At kada pumapanik yung isang senator-elect, may isang commissioner naman ng COMELEC na magbabasa ng kanilang Certificate of Proclamation bilang katunayan na uupo na sila sa Senado sa darating na Hulyo. At itong si Senator Cynthia Villar, bilang siya naman yung nag-rank 1, ang nagbigay ng talumpati bilang kinatawa ng mga bagong senators-elect. Rafi? Mase, bakit nahuli ang pagdating ng COC mula Washington, D.C.? Rafi, ang paliwanag kasi ng COMELEC, mukhang iniipon kasi doon sa Washington yung mga boto mula doon sa ibang mga estado. Ang naging problema last night, yung certificate of canvass na nagmula doon sa Los Angeles, dahil literal pala na ibinyahe siya mula sa LA papunta sa Washington. Kaya pagdating pa lang ng certificate of canvass mula sa LA, papunta sa Washington, dun pa lamang sinimulan yung canvassing ng Special Board of Canvassers doon sa Washington bago pa na i-transmit dito sa Manila. Kaya medyo inabot sila ng hating gabi bago natapos yung canvassing at nalaman kung ano nga yung official tally ng mga nanalong senador. Rafi? Hey, Mase, sa mga ipinuklama dyan kanina, kapansin-pansin, lahat merong kasamang mga kamag-anakan o supporter o kaibigan. Whereas itong si Senator-elect Bongo, mag-isa lang. Anong nangyari? Bakit daw? Oo nga, Rafi, napansin din natin yun eh. Pero yung iba naman na mga taga-suporta ni Senator-elect Bongo, present din naman dito. Nakita natin kanina sina PCOO Secretary Martin Andanar na alam naman natin na isa doon sa mga nag-endorso sa kanya. Ang napansin lang natin, yung ilan talaga sa kanyang pamilya, parang wala nga rin pumanik doon sa entablado. Bagamat noong ipinroklama itong si Senator-elect Bato de la Rosa, sumama rin siya doon sa picture-taking kasama yung ibang mga opisyal ng Philippine National Police. Rafi? Okay, napag-usapan din ba yung magiging hati-hatian na ngayon sa mga komite? Gayong meron ng mga bagong pasok na senador at sino-sino. Kung meron ng balita tayo, ang makakaroon ng mga astig na komite. Rafi, kanina, yung ilan doon sa mga senador na nakapanayam natin, natanong din natin kung saan silang mga komite interesado. Si Senator Sonny Angara kasi sinasabi na napipisil daw na pumalit kay outgoing Senator Loren Legarda doon sa Committee on Finance na humahawak nga ng mga issue on budgeting at saka yung ibang mga financial aspect. Ang sinasabi naman ni Senator Angara, wala pang final decision tungkol dyan kaya kailangan niya pang kausapin yung ibang mga senador. Pero matunog din kasi yung balita na itong si Senator Ping Lacson, parang gusto naman na pangunahan yung Committee on National Defense na aalisan naman itong si Senator Gringo Onasan. Habang yung committee naman kasalukuyan ni Senator Lacson na Public Safety and Dangerous Drugs, mukhang napipisil naman nila itong si incoming Senator Bato de la Rosa na humalili. Habang si Senator-elect Bongo, mukhang ang isa sa tinatarget yung sa Committee on Health. Pero yung mga yan, mga naririnig pa lamang natin na initial information, pero base doon sa mga nabanggit na nila kanina, wala pa naman daw silang final assignment so far. Rafi? Okay, sige. Maraming salamat, Maricel Halili.